Magandang umaga, hapon, gabi po ulit sa mga kasayad ko dyan. At paano nga ba daw kinabit ang tachometer sa ating Mio MX-125? At dito nga po muna tayo sa tachometer. Meron nga kaming tachometer dito na nakatambak na at hindi ko na rin pinabenta. Although sure naman ako na maayos pa to at magagamit pa, hindi ko na siya pinabenta kasi medyo madumi na yung pinaka-body niya. So gamitin na lang natin siya ngayon for demo or for tutorial. So ayan nga siya, katulad din niya nung nakakabit sa Mio MX ko. Kung makikita niyo yung body niya, meron ng parang pekas. So ang dumi-dumi na, kaya hindi ko na rin pinagamit at pinabenta. Dumi-dumi mo! So ayan nga, kung makikita niyo, meron limang wiring dyan. So isa-isayin ko lang yung wiring para malaman niyo kung para saan nga ba sila. So eto muna, dito muna tayo sa black and red. Yan. Itong black and red na to ay yung positive and negative ng backlight nung tachometer natin. So yan yung pinakailaw dito sa likod. Para makita nyo pa rin ng malinaw yung tachometer natin kahit gabi nyo ginagamit yung motor. At ito namang tatlong wire ay para doon sa mismong analog tachometer. Ito ay para naman mapagana natin yung kamay ng tachometer at pumalo siya dyan. So yun yung tatlong wiring na yon. So bali, etong yellow ay ididikit natin sa pulsating current, which is papakita ko nga sa inyo mamaya kung saan natin ididikit yan. At ito namang black ay yung pinaka-positive ng analog tachometer at yung green ang negative niya. So ang gagawin na lang natin ngayon para hindi na magulo itong mga wiring ay ididikit na natin yung negative at positive ng backlight doon sa negative at positive ng tachometer. So yung black, ididikit natin yan sa green, which is negative silang dalawa. At yung red naman ay ididikit natin dito sa black, which is positive silang dalawa. So dito, ayusin ko na lang din yung mga wire muna. Pagdikitin ko na yung dapat pagdikitin. At hindi ko na masyadong gagandahan dahil for demo purposes lang din naman. At eto, pinagsama-sama ko na nga yung mga wire. Yung green at black ng backlight at mismong tachometer na negative, at yung red at black ng tachometer at backlight, which is positive. At magbabaklas na nga lang din po muna ako ng motor para ma-access natin yung mga wiring na kailangan natin dyan, at para ma-access na rin natin yung baterya. At tuwing magwa-wiring nga kayo, mas maganda kung meron kayong ganito, yung light tester, para at least sigurado kayo sa ginagawa nyo. So ito, kabit ko lang din muna siya sa negative ng battery at tanggalin ko na nga rin yung CDI sa lagayan niya. At eto na nga yung CDI natin. Sa Mio MX, ang CDI natin ay may dalawang terminal. May malaki at maliit. Yung malaki, ang hahanapin nyo dyang wire ay yung white na may lining na blue. Kapag nakatalikod sa inyo yung CDI, nandito yan sa bandang dulo. So, ang hahanapin yung wire ay yung white wire na may lining na blue. At ito, sinugatan ko nga lang din ang maliit yung wire na yan para masundot natin yung mismong copper ng wire. At makikita nyo nga dyan na nagpapalsate yung current niya kasabay ng under ng engine ng Mio MX natin. At dahil ayaw ko na nga rin sugatan yung wiring doon sa may CDI ko, ay kinuha ko na lang din yung linya doon sa gamit kong tachometer, which is doon din naman po galing yung wire na yan doon sa CDI natin. Makikita nyo nga dyan, nagpapalsate din yung current niya. Yan, nakikita nyo naman sa ilaw ng tester. So, eto na nga yung tachometer natin. Pakita ko lang ulit yung mga wiring. So, bali, yung green ay negative at yung red ay positive. At etong yellow, eto yung ididikit natin sa pulsating current na galing sa CDI. So, bago yan, try din muna natin itong positive at negative na ilagay natin sa battery terminal na positive at negative din. Pero syempre, hindi nyo yan dapat dyan erekta. Yung positive ay idikit nyo doon sa accessory wire ng motor natin, which is yung galing sa susian, para mamamatay at mabubuhay siya kapag sinususi nyo. Pwede rin kayong maglagay ng relay or fuse para sa safety ng wiring nyo. So ito, i-fix ko na nga lang din muna itong white wire at yung yellow wire ng tachometer para hindi ako mahirapan mamaya sa pagtesting at makita nyo ng maayos kung gumagana nga ba yung tachometer. So ito, dikit na natin siya dito sa terminal, positive at negative lang din naman yan, para makita nyo na ayan, nag-a-idle na po yung tachometer natin. Umaangat siya kapag dinidikit ko sa positive. So dito, try ko siyang hawakan ng isang kamay lang para makita nyo rin siya kung paano siya kapag nire-rev. So ito, yan, ang hirap nga lang hawakan.
Pasensya na at medyo mahirap talaga kapag solo palo ka lang na nagbibideo. So yun mga boss, nakita nyo na po siguro kung paano siya dapat ikabit. Hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat po sa lahat ng nanood.